rainforest. Siya ang may pinakamataas na orac value and siya ang may number one superfoods in the world. And then, kasi sa Brazil kasi siya ang staple food. Tinitake siya in the morning, as breakfast, lunch, dinner, even minimix din siya sa mga smoothies, sa mga ice cream, sa mga salad, and mga foods. So, siya yung ano, may mataas na antioxidant of all fruits and berries in the world. Siya ang may pinakamataas. Gano daw ba kataas yung ano nito? Meron ba kayong ano? Ang mataas kasi ang kanyang orac value. Ang orac value kasi is oxygen radical absorbance capacity. Ang acai kasi ay merong 14,753 milligrams of orac value sa ating one dose. Kasi one dose? Ano yung one dose nyo? Isang ganyan lang? 30 ml. Gano'ng karaming orac value niyan? 14,753 milligrams of orac value. 14,000 na kagad. Ganyan lang kalaki. Di pag ginawa ang pambaso yan, di ano. Oo. Mas marami. Saka it's, fruit siya. It's a food. Wala siyang contraindication. Pagkain. Hindi nga ito matatawag na food supplement, Doc, no? Kasi juice, lahat naman tayo siguro nag-juice. Iba ibang alam ng gustong juice. Pero saan ulit ito ano? Saan ulit ito tumubo? Saan sa Brazil. Sa Brazil. Sa rainforest of Brazil. Kayo ba paano processing niyo? Baka naman dumadaan to sa irit. Pinapasteurize ba itong acai berry? Yes, pinapasteurize ito. Dumaan siya sa cold process kasi actually ang acai madali siyang ma-spoil. Once harvested, dapat ipoprocess agad. So from harvesting from the Brazil, pinapasteurize siya, pinaprocess siya. Sa US na siya actually pinaprocess and then dinadala sa atin dito sa Pilipinas. Ah, so imported pala ito? Yes. Ini-import pa pala? Actually, ang acai din, sikat din siya sa US. Tinitake siya ni na Oprah, ni na Rachel Ray, ni na Julia Roberts. So, yun, maraming mga prominent celebrities din ang nagtitake dito kasi they knew na ang acai ay ang may pinakamataas na antioxidant. Which is, kasi syempre exposed to free radical. So, kailangan din sa ating pampalakas ng ating immune system. Why do we get sick? So, kailangan natin na maiwasan lahat ng mga klase ng sakit. Dok, maraming mga ano ngayon sa market, ano, yung mga juice. Hindi na ako magbabanggit ng mga brand, ano. Pero sa tingin mo, Dok, ano bang mga masasabi mo sa ibang mga ano? Well, actually, for example, wala tayong brand sinasabi. Pero Guayabano, hindi naman branded ang Guayabano. Which is basically popular right now sa sinasabing cancer. And then, pero walang 100% studies done about it. Wala yung pa. Asahi, no? And then the same ang mangustin. Ngayon, maraming nagpa-process by themselves yung mangustin. Ay, pinag-aluhalo pa yan. Paano yun? Ngayon, kasi sinasabi nga itong asahi ay nanggaling sa Amerika, definitely meron yung FDA. So, hindi pwedeng makawala yan. Nang talaga. Naigpit sila rin eh. Yes, okay. Tsaka, Doc, ikaw na rin ang kumukit. Pinagsama-sama mo gulay. Hindi porkit gulay, mabuti sa sa health, di ba? Sabi mo, may mga iniiwasan dapat. Pati nga sa dugo, ikaw may sabi, hindi pwede yung mushroom, di ba? Combination. Hindi po pwede. So ito, puro asay. Hindi talaga advisable yung talagang several mixes ng mga, kasi nagkakaroon ng kontra sa ating katawan na yung mga ating mga inactive cells nagiging active because of pagsasama-sama minsan ng mga iba't ibang klaseng Meron din naman kasing ginagawa, ina-isolate lang yung substance na talagang which can be helpful. Meron din crude method na talagang as is lang ang ginagamit, no? As is lang. Minsan lang as is pero naglalagay din sila ng flavor. Pero we don't know what will be the reaction of flavor with the substance. Okay, matanong ko lang, maraming mga ngayong gumagawa ng mga acai berry, alam ko mga siguro nasa in tablet form, in powder form, bago sa inyo liquid naman. We take liquid kasi mas mabilis yung absorption. Liquid is mas mabilis yung absorption, 70%, 90% ang absorption. Sublingual kasi, unlike yung pills, yung capsule, or medyo yung powder. Yes, kasi dumaan siya sa heat process. Ang atin is liquid, dumaan siya sa cold process. Anything goes to heat, talagang dinidecrease ang nutrients ng ng produkto. Dok, usong-uso ngayon na lagi nating binabanggit yung mga virus lalo na ngayong tagulan. May chickenpox, at kung ano-ano pa. Dengue pa. Na overpass na yata. Ang sabi daw, magkakaroon ka lang naman yan pag mahina ang yung immune system, di ba? Alam mo, ang turo sa amin na,
wala naman talagang gamot sa viral. Oo nga daw, but walang gamot. Kailangan lang vitamin C o kaya boost the immune system, which is the protection. Mm-hmm. Yan ang pinaka-importante. Pero ngayon, meron mga tinatawag natin antivirus. Pero like yung HIV, talaga mahirap mong magamot yon. Kasi kumbaga, ito, these are forms of mutations already. Uh-huh. So the best of protection mo dapat is more on the preventive. No? Mm-hmm. Take something na ma-boost yung immune system by taking, it's about time na mag-take tayo ng food supplements. Okay, yung bakit dok, hindi ba nakukuha lahat sa ano? Pagkain lang. Hindi eh. Kasi hindi iba yung pagkain noon ngayon. Para mo na lang, pag sinabi natin prutas noon eh, pipitas ka lang sa garden o kaya napakamura sa palengke. Eh ngayon, mas mura pa minsan yung process na kadilata na prutas kesa yung fresh na prutas. itong acai berry, kung makikita po ninyo mga kaibigan, nandiyan sa ano eh, no? Nandiyan sa bottle na malaki na, yan ho yung authentic. Kasi yung iba, may mga berry. So pag sinabing acai, ito na yon. Yes, organic acai. Acai. Kasi ang spelling kasi acai, A-C-A-I. It pronounced acai, spells acai. Mm-hmm. Pero ano, itong acai berry na ito, ano ba yan? Iisa lang bang klase yan? Isang klase lang siya, liquid. Actually, dalawa. Kasi nung una namin siyang nilaunch, meron kaming premium blend, 100% pure. After mag-2 years na kasi kami in the market, kasi ang price ng ating premium is 2,500. Okay. As a start for general well-being, kasi at saka yung mga nag-maintain, kasi may mga client na rin kami na yung mga diabetes talaga. Like yung na-interview natin last time na insulin dependent siya. Yes, And then yung mga nagkikimo, they wanted na yung talagang pure concentration. Pero kung maintenance after several months na or 1 year, nire-recommend na namin yung aming regular blend. Meron kami nilaunch na regular blend itong July, which is available na rin sa lahat ng Watson pa lang yung regular blend started July 1. Medyo less lang ng about 15% ang concentration niya from the premium blend. So, kung para makaiwas lang sa mga ano Ludi, makaiwas sa yung mga virus kasi pang mga bata, syempre lalabas 'yan, ano, makakalanghap ng kung ano ng pollution 'yan. So kayo kung bata, okay ba isang jigger sa isang araw? Pwede na ba 'yon? Pwede. For the kids, one jigger is good enough for them na talaga. Para sa immune system kasi kailangan ng bata 'yan sa studies. Yes. Sa medyo magalaw 'yan, malaro, tapos sa school, and then expose 'yan sa mga viruses din sa labas. Kung isang jigger, gaano katagal 'yan? Gaano katagal isang bottle ganyan? Ang one bottle is good for 30 days. 30 days 30 na. 30 days consumption. Isang pangiting ano, pangit pakinggan. Painumin mo ng isang jigger yung ano, yung bata, parang whiskey. Oo nga eh, no. Pero ang equivalent kasi ng one jigger, sinabi niya 30 ml. 30 ml. So I think that's about 2 tablespoons. Yes, daw. 2 tablespoons. Ba, galing nito. Kasi 2 tablespoons na isang jigger yung ano, yung bata eh, baka mamaya napagkama lang ano. Bago gustuhan ba ng bata? Mas magugustuhan ng mga bata. Pwede tayong mag-open doc. Ang bubuksan natin is yung regular beverage, which is yung bagong labas natin ngayon. Pwede bang ihalo yan sa ibang mga halimbawa beverages o kaya sa panluto? Pwede naman? Smoothie. Sa mga recipe. Like, sa mga shakes. Ganyan. Kasi so they can prepare yung soy milk and then yung flakes, corn flakes, tapos haluan ng banana, i-blender lang as almusal ng mga bata. Ang sarap. Healthy na, good pa sa katawan ng mga bata. Available meron siyang vitamin A. Itong regular doc, itong Watson pa lang. Watson pa lang yung regular blend. Pero yung premium blend natin, nationwide na. Ngayon lang kasi na-launch. Sa Cagayan de Oro, I think it's Watson. Yes, no. Sa Limkit Kai. Ah, talaga? Oh, meron na. Oh, sige. Pero ito, wala pa doon. So, yung mga bata, magugustuhan din. Yes. Siguro mas yung it's a delicious blend of berries and chocolate. So, ibig sabihin, kahit na meron kang maintenance drugs o kahit ano pa man, since yan ay juice, lahat naman yung ininom ng juice, kay pregnant, kay hindi, pwede naman pala uminom nito, Ludi. Yes, ano? Pwede. Okay. Magbabalik kami mga kaibigan, kasama pa rin si Ludi habang piniprepare yung aming iinuming acai berry. Magbabalik kami mga kaibigan. Again, pwede kayong tumawag sa amin, 832-6116, 832-6117, 832-6166, 832-6167. Pwede rin mag-text, 2299, ilalagay naman Luna, space, yung inyong katanungan, space, pangalan po at address, isend sa 2299. Magbabalik kami mga kaibigan, oras natin, 4 na minuto,
bago mag-alas 8 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center, hotline 448-7625. Kung hindi mo alam ang problema kung bakit may sakit ka, ito ang napakalaking problema. Ano ba talaga sakit ko? Buti na lang, may Natural Executive Checkup. Malalaman agad ang mahinang internal organ na nagiging sanhi ng inyong karamdaman at napakaraming problema. Ang Natural Executive Checkup ay mabilis at walang turok ng karayom at di na kailangan mag-fasting. Tawag na sa BioVital Holistic Center 448-7625 at kumonsulta sa mga medical doctors who practice natural and complementary medicine. Tawag na sa 448-7625 for more information. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Luna. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center, hotline 448-7625. Oras natin mga kaibigan, isang minuto bago mag-alas 8. Mamaya ho, meron tayong makakapanayam, ano ho, tungkol po rito sa, uminom na raw eh. Ako, hindi ko pa na-experience yung pag-inom ng ano eh, ha. Although, matagal na, medyo matagal na, nung ako ay unang nag-take niyan. Pero, ano daw, anong lasa? Isang tagay muna dyan. Sa ating jigger. Ah, masalama, salama. Okay, ha. Oh, yan, bibigyan ako ni ano eh, ni Ludi, open repair nila. Pero yung mga nakasubok na nito, Ludi, hindi ba nagsisi mo pabalik-balik ba? Pakipindot yung kulay green. Okay. Pabalik-balik na sila. Mm-hmm. That's why create namin yung regular blend kasi for yung after 6 months maintenance purposes, they can go for this one na kasi ito ang ORAC value naman nito is around nasa 12,000 kasi reduced by 15% ang kanyang ORAC value compared to premium blend. Mukhang mayroong pang award ng ano. Ayun pala, gusto namin i-announce na we were awarded by the Consumer Quality Association of the Philippines and the Globe Excellence Award ng Best Wellness Health Juice. Mm-hmm. So, we are happy for that and in-announce nga namin. Kaya dinala namin yung aming mga trophies. Ayan, congratulations. Ha? So, ibig sabihin eh, talagang mapagkakatiwalaan. Oo, ha? At sandambak yung ating mga text dito. Pakiulit nung di saan pwedeng mabili itong acai berry ulit? Ang ating acai berry na premium blend available sa lahat ng Watson, South Star, and Rose Pharmacy. Ang ating regular blend sa Watson pa lang po siya available. Sa Watson's pa lang, ha? Okay. Yung mga katanungan dito, Doc, mula kay tumawag si Pasita Jeronimo ng Pasig City, 73 years old. Araw-araw siyang kumakain ng gulay at ito'y nilalagyan niya ng iodized salt at olive oil. Tinatanong niya kung ito'y nakatataas ng fatty liver. Kumakain din daw siya ng nilagang mais. Ito ba'y nakatataas din ng uric acid? Teka, yung mais maaari, no? Pagkatapos, ano yung nilalagay niya? Iodized salt at saka? Iodized salt at olive oil. Para saan? Hindi ko alam. Tinawag lang niya. Nakatataas daw ba ng fatty liver yon? Hindi. Hindi naman. In fact, ang olive oil is a treatment also for liver problem. Ah, talaga? Oh, yun pala naman eh, ha? Okay. Okay. Totoo ba? San, Ludi, pakiulit lang. San daw ba galing itong, ano, itong acai berry? Kasi sabi, meron daw sa Pangasinan at kung ano yung binabanggit dito. Itong acai berry, although mayroon din pang ibang acai berry mga brand. Mga outlet sa Watson na nasa Pangasinan, so makakabili talaga sila. Pero sa Pilipinas ba, nag-iisa itong liquid? Nag-iisa ang organic na liquid. Nag-iisa lang tayo. Nag-iisa organic lang, acai or organic acai. Okay. Ang prutas galing sa Brazil, punasa sa US, and then sa atin dito sa Pilipinas. Okay, Doc, may laryngeal reflux po ako. Pwede ba sa akin ang calamansi cleansing mula kay Jude ng Nueva Ecija? May laryngeal reflux, no? Reflux, aha. Well, tingnan muna natin kasi hindi ko masabi eksakto. Kasi you have to see first anong cause noon kung bakit siya nagkakaroon ng reflux, no? Okay. So, hindi ko masabi eksakto kung pwede. Mm-mm.
Nagpa-FBS po kanina. Kanina siguro to, Nina eh. Ha? Nagpa-FBS po kanina. Ako, 5.97 lang pa sa normal ang result. Yun kaya ang rason ng pagkahilo ko kasi normal naman po. BP ko, ano pong natural na gamot pwede sa akin, Carol ng Cagayan? Hindi natin masagot. Medyo kulang, no? It does not necessarily mean na kapag mataas ang blood sugar or borderline blood sugar, eh, cause ng paghihilo natin. Doc, ano po ang cause ng nag-yellowish ang mga mata? 85 years old na raw yung kanyang nanay. May problema sa liver o kaya sa gallbladder or hopefully hindi naman yung ano, yung leptospirosis. Ganon din ba ang leptospirosis? Yes, naninilaw buong katawan. At nadilaw na dilaw ang mata. Nadetect po ba ang cancer sa natural executive check-up? Jude ng Nueva Ecija. Alam mo, ang maganda doon, no? We can detect, we can predict, nakikita din kung may tendency o kaya nanggaling na siya sa cancer condition. Tanong ko lang, tuwing umaga, kalamansi flushing kami, tapos sa gabi naman po, bago matulog, miinom kami ng luyang dilaw. Di po ba makasasama? Ano po ba mga benefits nito? Lizel Reyes. Yung kalamansi flushing, basically, para sa liver problem, no? Uh-huh. Okay, pang-flushing yung liver. Ang luyang dilaw, it's also an antioxidant, particularly maganda din to para sa ating baga or to heat up the body. Okay. Mababa ang potassium at sodium ng mama ko. Ano po dapat niyang kainin? Roland Sibal ng Bambantarlac. At ganito, hindi ho yung kakainin natin. Kung mababa ang potassium, sasabihin siya kumain ka ng kumain ng saging. And then bababa pa rin ang bababa ang potassium mo, then you have to investigate. Kung bakit bumababa ang potassium niya, siya ba may problema sa kidney, siya ba may problema sa hormone, siya, so yun ang ititreat mo, not necessarily